Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo po kami, kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng papuri. Hindi kami mailigtas ng Asirya. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila nang walang katapusan sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy, dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo, at hahalimuyak gaya ng Lebano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga diyus-diyusan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis, ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap, iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubo kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y iyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos, Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa'yo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana'y ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y inyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Magsitayo po tayo. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga iskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guru. Wika ng iskriba, totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba, liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, ng buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot.
Kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Marahil ay paulit-ulit na natin hong naririnig ang katagang mahalin mo ang Diyos ng buong isip, kaluluwa at buong puso. Pero maganda rin pong ito bilang maging simula ng ating pagdaloy sa umagang ito, na ang inihingi ng Diyos sa atin ay ang buo niyang pagmamahal, ang buo nating pagmamahal sa Kanya. God is asking us for our all. Ang buo nating pag-iisip, puso at kaluluwa na nagmamahal sa Kanya. Sa madaling sabi, mahal mo ang Diyos ng buong buo. Hindi ho tingi-tingi. Hindi lang natin mahal ang Diyos kapag maayos ang lahat, pag masaya ang lahat. Hindi lang natin naalala ang Diyos kapag may problema lamang tayo. Ang paalala ng Diyos sa atin na sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya, sa ating pakikipag-relasyon sa Diyos, ay ang ating inilalagay ay ang buong buhay natin. Pero minsan magandang tanong, ano ba yung pumipigil sa atin para ibigay sa Diyos ang buong buhay natin? Baka natatakot tayo. May mga bagay tayong kinatatakot kahit sa harap ng Diyos na ayaw nating isuko sa Diyos. Marahil isa dyan ay yung ating kasalanan. Natatakot tayo at nahihiya tayong sabihin sa Diyos yung kasalanan natin. Nahihiya tayo na isuko sa Diyos yung mga kahinaan natin. Isang araw po, may isang santo daw ho, no, na habang kanya pagdarasal ay nagpakita sa kanya si Jesus. At ang sabi niya, Panginoon, ibibigay ko po sa inyo ang lahat. Sabi ng Diyos, ibinigay mo naman na eh. Maliban sa isa pa. At tinanong niya, Panginoon, ano ho yun? Lahat po ng mga gawa ko, lahat po ng aking pagsasaliksik ay para po sa inyo. Sabi ng Diyos, may isa pa akong kailangan sa iyo. May isa pa akong gusto kong ibigay mo sa akin. At tinanong ng santo na ito, ano po iyon, Panginoon? Ano pa po ba ang hindi ko pa na ibibigay sa iyo? At sinabi ni Jesus sa kanya, ibigay mo sa akin ang kasalanan mo. Maganda po no sa ating paglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma, ay kasama sa ating paglalakbay ang pagbabalik loob. At ang pagbabalik loob natin ay ang pagsuko natin ng ating kasalanan sa harapan ng Diyos na nagpapakita sa atin ng awa at pagpapatawad. Ito yung pumipigil sa atin para mabigay natin yung buong buo natin kay Jesus. Yung kasalanan natin. Yung mga kahinaan natin na minsan nahihiya tayong ikwento dahil mas gusto natin pati sa harap ng Diyos ay magmukhang mabango tayo. Yung mga kahinaan natin na sa harap ng Diyos gusto nating ikubli o itago. Pero sa totoo lang, nakikita ng Diyos kahit kahinaan natin. Kaya pag-aharap tayo sa Diyos, alam niya ang buong buo tungkol sa atin, kaya wala dapat tayo ikahiya sa Kanya. Dahil kahit mahina tayo, kahit may kanya-kanyang kasalanan at pagkukulang tayo, kahit na minsan yung pangako natin sa Diyos ay hindi consistent, sinasabi natin, Lord, bago na po ako kinabukasan, nang-aaway ka na naman. Sinasabi mo, Lord, magiging mapagbigay na po ako. Pero humingi sa iyo, misis mo, nagalit ka pa.
Han, wala ba akong pampa-parlor dyan? Tapos ikaw biglang uminit ang ulo mo. Wala nga! Minsan yung kahit mga pangako natin sa Diyos at mga sinasabi natin sa Diyos, Lord, magbabago na ako, magsisimba na po ako. Patalikuran ko na ho mga bisyo ko. Minsan, kahit yung pangako natin sa Diyos, napapako din natin. We become inconsistent in our love for God. And that is okay. Patuloy tayong bumangon. Patuloy tayo magsikap na sumunod sa Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa. Huwag mo isipin pag pumalpak ka, game over na. Kapag hindi mo nasunod ang pangako mo minsan sa Diyos, iniisip mo, game over na. Hindi ho ganoon. God allows us to stand up again and walk again. Kung nagkasala tayo, ang sinasabi ng Diyos sa atin, ibigay mo pati kasalanan mo sa akin. Give me your sins so that you can walk in righteousness. Sa katuwiran ng Diyos, ikay makapaglakad kapag binigay natin at isinuko natin pati kasalanan natin. Kaya maganda pong ito, no, paalala sa atin sa patuloy natin paglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma. Gusto nating ibigay ang lahat sa Diyos. Ang buong isip, puso at kaluluwa natin. Pero pumipigil minsan sa atin ay yung hiya natin sa ating mga kasalanan. Yung hiya na makita ng Diyos, yung kahinaan natin. Nahiya tayo minsan sa Diyos dahil minsan yung sinasabi natin ay hindi din natin natutupad sa harap ng Diyos. Pero okay lang yon. Patuloy na bumangon, patuloy na maglakad. Huwag kang susuko sa paglalakbay mo kasama si Jesus. Huwag kang bibitaw, huwag kang aayaw. Kasi ang tao na nagpapatuloy, kahit na minsan ay mahirap, yun ang tao makakasumpong at nakakatupad sa sinasabi ng Diyos. Ang pinakamahalagang utos na ibigin ng Diyos ng buong isip, puso at kaluluwa. May konting struggle para sa atin. Pero kung ganoon ang gagawin natin, doon tayo makakasumpong ng kaganapan ng buhay na hinahangad natin. Dahil ang Diyos ang sinusunod natin ng buong buo. Hindi lang sa ating kalakasan, pati din sa ating kahinaan, sinusundan pa rin natin ang Diyos. Amen. Magsitayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawi ng kanyang pag-ibig ang lahat. At ang kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat isa. Ang ating itugon, Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang pakitunguhan ng bawat tao nang may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit at matatanda,
Naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa nang walang hanggang katulad ng ginagawa mo. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihahain namin ito at kami laging dulutan ito ng pagliligtas mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Ang pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa mga hukbo, na buo mo na ang langit.
Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ang alam mo, mapasa.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sana na
Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nazareno medalyon tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, ground floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga
hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikim po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Narino, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa dito, ang lahat ng mamag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pang tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga susunod na numero: 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pinto ka namin, araw mo ang amin.
Sa gisang